maging bahagi ng isang adhikain at mag-iisa sa gawaing makadiyos at masaya. Paglilingkod sa Diyos at kapwa sa ikalawang parokya ng Pasay, kaisa ng Birheng Maria, Our Lady of Sorrows, tara na! Viva! Ituloy ang saya sa hirap man at pandemya. Pagpapanatnyay ay makakamtan, kapit lang sa Diyos ng lubusan. Viva Mater Dolorosa, Virgo de la Pieta. Viva Mater Dolorosa de la Pieta, ora pro nobis. Sa Our Lady of Sorrows, ituloy ang saya sa habang panahon, kasama si Maria ang mahal nating ina. Salamat po, O Diyos Ama, sa pagpapala mong lubos. Sa krus ni Kristo Jesus na iyong anak kami tinubos. Sa patubay ng Espiritong Banal sa aming buhay at kay ng Maria ang bagong Eva na mabagkalinga. Viva Mater Dolorosa, Virgo de la Pieta. Viva Mater Dolorosa de la Pieta, ang sorong situloy ang saya sa habang panahon, kasama si Maria ang mahal nating ina. Viva Mater Dolorosa, Virgo de la Pieta. Viva Mater Dolorosa de la Pieta, ora pro nobis. Sa Our Lady of Sorrow, situloy ang saya sa habang panahon, kasama si Maria ang mahal naming ina. Viva Mater Dolorosa, Viva Mater Dolorosa, Viva Mater Dolorosa, Viva Maria! Good morning, brothers and sisters. Today's Mass is for the fourth week of Easter, fourth Sunday of Easter. Let us include in our prayers healing and good health of Father Ramon Manalo, SSP, Father Arthur Palisada, SSP, Father Joel Baguna, SSP, Father Joseph Javillo, SSP, Father Armand Tangi, SSP, Father Pete Barisoro, SSP, Father Resto de la Peña, SSP,
Baby Joaquin, special intentions of 15th sacerdotal anniversary Thanksgiving of Father Ogie Magbanua, SSP, Dominador Guzman, Senior Nancy Tan and family, Peruel de la Peña, Santos Hildes Alegre families, Alay sa Dambana contributors, Mr. and Mrs. Eduardo Okudaira, Marife Viador, Evelyn Viador, the Stura family. Eternal repose of the soul of the following: Carmelita Guzman, Lutgardo and Erlinda, Angelico and Estelita, Alfonso and Blandina, Gregorio, Raul Jr. and Corazon, Father Elcol, Clemente Canavero, SSP, Father Francisco Joseph Villena, SSP, Father Giuseppe Girolamo Cazolari, SSP, Father Manuel Luis Linterna, SSP, Father Moises Pascual Leviste, SSP, Father Andres Arboleda Jr., SSP, Father Josefino Javeliana, SSP, Tasing, Letty, Hill, Carlitos, Teddy, Pablo, Alejandrino, Isang, Pilarin, Felipe, Emilia, Isabel, Christine, Mateo Viador, Kevin Morton, Emma Ras Lorenzo, and all souls in purgatory. Magandang umaga, mga kasambuhay, mga kaparokya. Ialay po natin mula sa main altar ng Our Lady of Sorrows Parish, Pasay City, ang Santa Misa para sa iba't ibang intentions ng mga parokyano, deboto at benefactors ng Our Lady of Sorrows. Ang misa ay iaalay ng mga pari ng Society of St. Paul na naka-assign sa parokya. Sa oras na ito, ang Mass Presider ay si Reverend Father Tutsi Flores. Tayo po ay tumayo, makiisa at ibigay ang sandaling ito kay Jesus sa banal na Eucharistia.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear sisters and brothers, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. And on earth, peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, lead us to a share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, said, "Leaders of the people and elders, if we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead. In his name, this man stands before you healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to human race by which we are to be saved."
The word of the Lord. Thanks be to God. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has been done. This is wonderful in our eyes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. Give thanks to the Lord, for He is good, for His kindness endures forever. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. A reading from the first letter of Saint John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason of the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. The Word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand to honor the Holy Gospel. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation of the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, who is no shepherd nor owner of the sheep, catches sight of the wolf coming and runs away, leaving the sheep to be snatched and scattered by the wolf. That is because he works for pay. He has no concern for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. In the same way that the Father knows me, and I know the Father. For this sheep I will give my life. I have other sheep that do not belong to this fold.
I must lead them too, and they shall hear my voice. There shall be one flock then, one shepherd. The Father loves me for this, that I lay down my life to take it up again. No one takes it from me. I lay it down freely. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. This command I received from my Father. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At ganun din, binabati natin ang ating mga kasambuhay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo na doon sa mga lugar na medyo may kaguluhan at talaga namang marami silang pinag-aalala. No? Katulad dyan sa, lalo na dyan sa Israel, sa Ukraine at sa ibang bahagi pa ng mundo kung saan naroroon ang ating mga kababayan o hindi man, pero masugid na sumusubaybay sa Sambuhay TV Mass na ipinagdiriwang dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows. Ngayon po ay ika-apat na linggo ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tuwing ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ay binibigyang parangal natin, binibigyan natin ng higit na pansin ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo bilang mabuting pastol, the Good Shepherd. Kaya ito ring Sunday na ito ay tinatawag sa Ingles na Good Shepherd Sunday. Hindi tayo masyadong bihasa sa katangian ng isang pastol. Pero para sa Palestina, sa mga Israelita, ito ay isang napakakaraniwang hanap buhay, bagamat simple, ay napakahalaga rin. At hindi lang yon ang higit na magandang pansinin, ay binigyang parangal ng ating Panginoon ang gawaing yon. Na kung tutusin ay minamata ng maraming mga Israelita, maraming Hudyo. Pero kumbaga, iniangat ng Panginoon ang dignidad ng pagiging pastol nung sabihin niyang, ako ay pastol din, mabuting pastol. Sa katunayan, kahit pa sa lumang tipan, ang pastol, ang Panginoon o ang Diyos ay nagsasabi rin siya ay pastol. At ganun din, in fact, ang mga hari, no, itinuturing din ang mga hari nung unang panahon, sinasabi nilang sila ay mga pastol. Ang pastol ay totoo namang napaka, sabihin, challenging na gawain. Sa Palestina, ang pastol, ang gawain niya ay gabi-gabi, mula sa pastulan, iyahatid niya sa kulungan, sa kawan, ang kanyang mga tupa. At ang kawan ay para bagang isang kulungang pabilog. No? Hindi yung rectangle o square na mas sanay tayo sa mga kulungan ng mga ayop. Ito ay pabilog. At meron itong entrada kung saan pumapasok ang mga tupa sa gabi. At pagkatapos na makapasok na ang mga tupa, ang pastol doon natutulog magdamag sa daanan, sa pintuan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi lang siya pastol, kung hindi sabi niya siya rin, I am the sheep gate. Meron din siyang sinasabing ganun. At kaya ganun, ay ganun ang gawain ng pastol. Natutulog siya sa daanan, upang walang tupa na makakadaan, makakalabas ng hindi dadaan sa kanya. Pwede nating sabihin na yung kasabihang
magdadaan ka sa ibabaw ng aking bangkay, no? Ay para bagang ganun din, no? Kasi pag may pumasok doon sa tupa para nakawin, ay hindi po pwede 'yun sa isang mabuting pastol. Parang totoong dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Ganun din naman, ay talagang yung mga tupa, kung gusto nilang lumabas, ay hindi sila makakalabas nang hindi mapapansin ng pastol dahil kinakailangan nilang tapakan ang pastol na nasa harap, nasa pintuan. At sabi ko nga, ang Panginoon ay tinuturing din ang kanyang sarili na parang daanan, pintuan. No? Kaya nga siya ang kaligtasan ng mga tupa, ng bawat isang nagtitiwala sa kanya. Sa kasamaang palad, meron din namang mga masasamang pastol. At kabaligtaran yon ng pastol na nagtatiyagang matulog sa pintuan at handang mag-alay ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, ang masamang pastol ay imbis na magtanggol ng buhay ng mga pastol, ay papatayin pa, no, ang mga tupa. Kadalasan, ang pastol ay may-ari din ng mga tupa. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ako upahang, hindi ako bayarang pastol. Ako ang may-ari. At kadalasan, ganun, no? Ang mga pastol, hindi na sila umuupa. Sapagkat talagang mayroong matalik na kaugnayan ang pastol sa kanyang tupa. Sinasabi na ang pastol, kilalang kilala niya ang kanyang mga tupa individually. Kaya nga sabi ng Panginoon, I know my sheep and they know me. I know their names. Alam niya ang pangalan ng bawat isa. Meron siyang mga pangalan. Sabi nga, terms of endearment sa kanyang mga tupa. At alam niya ang personal na kwento ng bawat isang tupa. Kung kailan pinanganak, kung sino ang tatay, kung sino ang nanay, at kung saan ipinanganak, at kung ano yung kanyang mga partikular na kahinaan at kalakasan. In other words, yung personal traits ng tupa. Napaka-interesante ng gawain at katangiang ito ng pastol. Yung mga personal characteristics. Sino dito yung medyo pasaway? Alam yun ng pastol. Kaya kung ewan ko kung napansin po ninyo, yung tungkod ng pastol, kadalasan ang mga obispo meron po noon, no, yung staff. Pero hindi lahat, o madalas makikita natin yung staff na na para bagang representation ng tungkod ng pastol, meron po siyang pabilog, hindi po ba, sa bandang huli? Kasi yon, yung isa, yung dulo, tinatapik-tapik ng pastol yung tupa pag medyo nawawala sa linya. Parang magulang din, ano po. Tinatapik-tapik mo lang muna. Pero pag talagang lumabas na, gagamitin na yung parang pabilog, ilalagay sa leeg. Oy, sumusobra ka na. Talagang hindi ka makuha sa tapik, sisiluin na kita. Ganun ang pastol. At pag meron talagang nawala, alam na alam ng mga kinukwentuhan ni Jesus yung kwento tungkol sa isang pastol na kumukuha ng tupang nawawala. Ganun ang ginagawa talaga ng pastol. Bibit-bitin niya yon at ihahatid uli yung tupa na nawala, no, nawala sa landas. No, ay bibit-bitin niya at ihahatid uli sa kulungan. At talaga namang pati ang sakit, alam ng pastol. Alam niya, at sabi ko nga yung staff na yon ay pag-inspection niya rin sa mga balat-balat.
Kung merong sakit sa balat, tinitingnan niya sa pamamagitan ng kanyang tungkod. At kung mayroon, ay gagamutin. At siyempre, talagang handang ipagtanggol ng pastol ang kanyang tupa. Sapagkat para sa kanya, hindi lang yon hayop. Yun ay pamilya. At sabi pa nga po ng isang may nakausap akong Bible scholar, may mga pagkakataon na talagang sa bahay natutulog yung mga tupa. Kaya nga ang sabi daw po, yung larawan na si Maria ay nanganak sa sabsaban, sabi, hindi yun talagang kaaba-aba. Kasi posible na kaya may mga hayop ay nandoon sila sa loob ng bahay ng may-ari. Hindi talaga yun sasabihin nasa kulungan ng anak si Maria. Kung hindi, posible raw na nasa loob sila ng bahay kasama yung mga hayop. Ganon yung mga pastol, yung mga Israelita, isinasama yung mga hayop sa loob ng bahay kapag ka sobrang lamig. Kaya hindi nakapagtataka si Maria ay nanganak kasama ng mga hayop pero nasa loob ng bahay. Hindi ko naman po hindi inaalis ang katotohanan na ang ating mahal na ina at ang anak ng Diyos ay isinilang sa abang kalagayan. Ganun pa man, sabi nga ang pastol, tunay at mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay. At ngayon, tayo ay inayayahan ng ating Panginoon na makibahagi sa pag-aalaga, pagtataguyod ng mga tupa ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi lamang po mga pari, gusto ko pong ipaalala sa inyo na doon sa itinuturing nating mga pangunahing pastol, ang mga alagad, ang mga apostol, wala ni isa mang pari doon. Lahat po, marami po sa kanila ay karaniwang mga Hudyo. May mangingisda pa nga. Meron pa nga, sabi nga, yung rebelde o sabi nating zealot, yung masigasig na lumalaban sa mga Romano. Yan po ang mga pastol nung una. Walang mga pari. Sinasabi lang na ang pari ay pastol at itinalaga ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng mga tupa dahil we make ourselves available in the sense that we don't get married. At buong buhay namin ay ganito na. Pero hindi ito inaalis ang katotohanan na ang mga magulang, ang mga teachers, at iba pa ay tinuturing ding mga pastol. At kayong lahat, tayong lahat ay nakikibahagi sa gawain ng ating Panginoong mabuting pastol. Pero ganun pa man, palagay ko higit kailanman, ngayon din ay inaanyayahan tayong lahat na manalangin para magpadala ang Panginoon ng mga pastol na sasabi nating katulad naming mga pari. At kung meron mang nakakapakinig sa akin, and you hear the voice of God calling you, sabi nga, harden not your hearts. Sabihin nyo, here I am, Lord, I come to do your will. Pero ganun pa man, higit na nakararami ang mga pastol na nangangkalat sa labas ng simbahan. Sa tinatawag na political order, nandyan ang pastol na presidente. Wala tayong magagawa. Kahit anong ayaw nyo, presidente, pastol natin ang presidente. Ang panalangin natin ay maging mabuti siyang pastol, maging mabuting presidente. Gobernador, mayor, barangay captain, at mga pulis, at kung sino-sino pang namamahala sa ating pamahalaan, kayo po ay mga pastol.
Alam na alam po ninyo yan. Sa pamilya, at sabi nga ay sa edukasyon, nariyan ang mga magulang, ang mga teachers, at ang iba pa. And yes, of course, in the so-called in the ecclesiastical order, nariyan ang papa, ang obispo, at mga pari. Lahat po tayo ay tinatawag, anuman ang antas ng ating buhay na maging pastol. In the first place, lumalabas na sa maraming pagkakataon kaming mga pari ay nagmimistulang pastol nyo lamang sa loob ng isang oras habang kami ay naririto sa simbahan. Maliban na lamang ang parish priest siguro at ang mga paring nasa parokya. Pero ganun pa man, hindi naman kayo tumitigil sa simbahan 24 hours a day. Pero ang mga magulang, ang presidente, ang pulis, ang doktor, mga pastol po yan sa higit na nakararaming oras sa maraming pagkakataon. Kaya nga po, manalangin tayo na mga pastol na ito ay huwag maging mga masasamang pastol. At sa isang banda naman, ay pansinin natin ang mga, bigyang pansin din natin ang mga masasamang pastol. At gumawa ng paraan upang ang mga ito ay hindi dumami at sa halip ay talagang mawala, kung pwedeng ang mawala. Ang tinutukoy kong mga pastol na posibleng nagsasamantala sa kanilang gawain ay yung mga sabi nating mga Panginoon in their own right, sabi nga. Panginoong katulad ng gambling lord, ng drug lords, no? Yung mga pastol na yan. At yung sabi nga, praise the Lord din, mga nagpapastol-pastolan. So sila ay posibleng nakasasama sa halip na makabuti sa mga tao. Sabi nga, pag panahon ng eleksyon, yung mga gustong maging pastol, gumagamit ng 3 G's, goons, guns, and gold, upang makapandaya sa eleksyon. At ganun din naman, meron ding mga pastol sa kasamaang palad, kahit na sa mga karaniwang pamilya at karaniwang pamayanan, ay yung mga tinatawag na ABS, alak, babae, sugal. Pero meron din daw CBN, ABS-CBN, chismosa, bungangera, at nager. Yan. Eh, huwag po nating tularan niya mga yan. At sa pagpapatuloy ng ating misa, tandaan natin na ang ating pastol ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng ganap at kasiyasiyang buhay at sa bandang huli ay ang walang hanggang buhay sa piling ng ating mabuting pastol. Hilingin natin na lagi tayong tumalima sa tawag ng mabuting pastol na ito. At huwag nating hayaang malayo tayo sa kanyang kawan sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng ibang mga nagpapastol-pastolan. We have one pastor, we have one shepherd, and let us pray that many more others may imitate this shepherd so that the flock of the Lord may always be one, protected, provided, and yes, always within the sheepfold of one good shepherd. God bless us. Let us all rise and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to the Father so that in following His Son Jesus, the Good Shepherd, we may become instruments of His love and care for His people. For every petition, let us say, Lord, graciously hear our prayer. Lord, graciously hear our prayer. Bless our Holy Father, Pope Francis, our bishop, priests, deacons, and all church ministers. Give them warm and caring hearts that they may be true shepherds of your people. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Grant that those in public office may be shepherds to those entrusted to their care, placing the welfare of others before their private interest and personal comfort. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Make our families and parishes fertile seedbeds of priestly, religious, and missionary vocations who will continue the mission of the Good Shepherd, seeking out the lost and those outside the fold. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Inspire more young people to find meaning and happiness in a life that is offered to you and dedicated to the service of their brothers and sisters. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Embrace our departed loved ones into your loving arms, for being with you is their true home. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Loving Father, sanctify your flock gathered here in this church and those many others everywhere. Provide for our material and spiritual needs. Fill us again with the gift of your Holy Spirit. In the name of Jesus, our Lord and Shepherd, forever and ever. Amen. Ang aming handog.
Pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these Paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with Paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and proclaim
Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer You, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that You have held us worthy to be in Your presence and minister to You. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, Your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Jose our Archbishop, and all the clergy and the religious. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in Your mercy. Welcome them into the light of Your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased You throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify You through Your Son, Jesus Christ. Through Him, and with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of Your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to Your apostles, "Peace I leave you, My peace I give you," look not on our sins, but on the faith of Your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with Your will, who live and reign forever and ever. Amen. My dear sisters and brothers, the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you, my brothers and sisters. Cordero ng Diyos na nagalis ng
Behold Jesus, our risen Lord, the Good Shepherd and the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who cannot receive the Holy Communion, especially the sick and the OFWs, join us in praying the spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Thank you.
Let us pray. Please all stand. Look upon your flock, kind shepherd, and be pleased to settle in eternal pastures the sheep you have redeemed by the precious blood of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcements. Para sa buong buwan ng Mayo 2024, bilang parangal sa mahal na Inang Maria at paghahanda sa Fiesta ng Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, June 8, 2024, Saturday, magkakaroon po tayo ng parish-wide Marian Formation Session. Lahat ng OLSP ministries at organizations ay dapat dumalo. May 4, 3:30 to 5 p.m., topics, introduction of Grupo Dame Immaculada, introduction of the five first Saturdays, communions of reparation, the importance of the monumento as a reminder of the forgotten message of Fatima. Resource speakers, Henry Osier, Ms. Dina Pardilla, and Ms. Mai Alvarez. Second session, May 11, 3:30 to 5 p.m., topics, Power of the Rosary and the Message of Fatima. Resource speaker, Rick Saludo. Third session, May 18, 3:30 to 5 p.m., topics, Introduction of the Cenacle and the Marian Movement for Priests, MMP. Also, this consecration of families to the Immaculate Heart of Mary. Resource speaker, Father Omer Prieto of the Diocese of Cubao, National Director of MMP. Fourth session, May 25, 3:30 to 5 p.m., Healing Mass. Mga regular na schedule ng parokya, every third Tuesday of the month with buklod ng Pag-ibig Community, Rosary at Eucharistic Healing. Sunday confessions are 8:30 a.m. to 11 a.m. and 4:30 p.m. to 6:30 p.m. Marami pong salamat. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May God, who by the resurrection of His only begotten Son, was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness by His blessing. Amen. Amen. May He, by whose redeeming work you have received the gift of everlasting freedom, make you heirs to an eternal inheritance. Amen. Amen. And may you, who have already risen with Christ in baptism through faith, by living in a right manner on this earth, be united with Him in the homeland of heaven. Amen. Amen. And may Almighty God bless and protect you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Mula sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Pasay City, mula sa mga pari ng Society of St. Paul na naka-assign sa parokya, mula sa Sambuhay TV Unit ng Our Lady of Sorrows Parish, salamat po. God bless you. Mother Dolorosa de la Pietra cares for you.